ilan lang sa Bible yung nakapagpamangha sa Panginoon sa kanilang pananampalataya. Mabibilang mo sa kamay, sa daliri, yung mga taong masasabi mong na-amaze, namangha ang Panginoon sa tindi ng kanilang pananampalataya. At yung talagang makikita natin na itong babaeng ito, actually, wala siyang pangalan. Ang nakasulat lang yung babaeng Samaritana. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinapahirapan. Ngunit gabutok may di tumugon si Jesus." Napagandang kwento. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo ang at nang umalis, siya'y nag-iingay at sumusunod-sunod sa atin." Verse 24, sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Verse 25, "Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, 'Tulungan po ninyo ako, Panginoon.' Sumagot si Jesus, 'Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.' Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Verse 28, "Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, 'Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang inihiling mo,' at noon di gumaling ang kanyang anak." Dalawang bagay na sasabi natin na ang pananampalataya ng babaeng ito ay talagang napaka nikinomend ng Panginoon. Kasi tama yung nilapitan niya. Yung nilapitan niya, yung tama. Sabi ko nga po, si Jesus makikita natin, do ang first plan, do ang kanyang ginagawa dapat ay para sa mga Hudyo lamang, makikita natin na sa time ni Jesus, wala na siyang pinipili. Salvation is for all na siya. Miracle is for all. Ang milagro ng Diyos, hindi na lang para sa mga Hudyo, ito'y para sa lahat na. Para sa lahat na lumalapit sa Kanya, humihingi sa Kanya. Kaya nga po, makikita natin na itong babaeng ito, tama yung nilapitan niya. Ang pananampalataya natin, faith matters, hindi yung kung sino ka, kung anong klaseng tao ka, ang pananampalataya, yun ang tinitignan ng Panginoon. Kapag meron kang pananampalataya, kahit sino ka man, kahit ano ka pa man, anong kulay mo, anong edad mo, anong height mo, anong weight mo, anong kung ano pa man, kapag ang hindi yun, it doesn't matter sa Panginoon. Ang nagmamatter sa Panginoon, yung pananampalataya natin. It doesn't matter kung bago ka palang mananampalataya, bata ka, may edad ka na, hindi yung nagmamatter sa Panginoon. Ang nagmamatter sa Panginoon, yung pananampalatayang meron tayo. Eh, pero itong babaeng to, tignan po natin, hindi siya tumigil. Tandaan po natin, kapag meron kang gusto na hinihingi sa Panginoon, huwag na huwag kang titigil kapag wala kang nararamdaman na answer sa prayer mo. Sometimes, tinetest ng Panginoon kung hanggang saan kadadalihin ng pananampalataya. Hanggang saan kadadalihin ng pananampalataya mo? Kapag ba hindi ka na pinansin ng Panginoon, kapag ba walang answer sa prayer mo, titigil ka na. Kapag ba parang pangalawang panalangin mo na, pangatlo, pangapat, wala, titigil ka na. Let's learn sa babaeng ito kung papaano niya napasa niya yung test ni Jesus. Di ba? Talagang matindi yung testing niya. Una, sabi po diyan, yung silence ni Jesus sa verse 23, hindi niya tinignan. Then yung attitude, sabi niya, hindi siya napatigil ng kung ano-ano pa man. And then naipasa niya yung test ni Jesus. Minsan merong mga
Merong mga pananampalataya, merong mga matinding pananampalataya na even yung sagot ni Jesus is no, napapalitan ng yes. That kind of faith. Ang prayer ko sa atin mga kabataan ng God's Harvest, ganong klaseng pananampalataya yung ibuhay natin. Yung ganong pananampalataya yung makita ng Panginoon this 2021 sa atin. Amen? Yung pananampalataya ang hindi lang makulit, but makikita at mararamdaman ng Panginoon yung kulit ng panalangin na merong pananampalataya. Napakadalang nang i-comment ng Panginoon, ma-amaze ang Panginoon sa pananampalataya. Anong level yung faith mo ngayon na masasabi mo ba na, Lord, anong klaseng pananampalataya ngayon yung meron ako? Anong klaseng pananampalataya meron ako ngayon para harapin, tahakin ang buong 2021? Hindi natin alam kung ano pa yung mga pwedeng mangyari. Itong taon, actually, nakakapangalawang week pa lang tayo ng January. Ang haba pa ng tatawirin, lalakbay natin itong 2021 na to. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga pwede pang mangyari. Kaya nga ang pwede natin ipangtapat sa mga bagay na hindi natin alam ay ganitong klaseng pananampalataya. Yung pananampalatayang napapawaw ang Jesus na ating Diyos na sinasamba. Meron ka bang ganong klaseng pananampalataya na-amaze, na kinukomend ng Panginoon, na parang sinasabi yun, ay, itong mga anak mong to, sabi na, ang tindi ng pananampalataya. Kaya ang sabi niya dun sa babae, ngayon din. Ngayon din. Kapag nakita ng Panginoon yung ganong klaseng pananampalataya sa atin, yung sagot ng Panginoon, ngayon din. Hindi ba yung nakakamangha? Na kapag nakita mo, kapag merong nakita ng ganong klaseng pananampalataya sa iyong Panginoon, ang sagot ng Lord, hindi yung, sige, pag uwi mo, at ipag-pray mo yung anak mo, sabi niya dun sa babae, gagaling siya. Hindi. Sabi ng Panginoon, immediately, ngayon din. Ganun katindi yung pananampalataya mo, ganun din katindi yung sagot ng Panginoon sa panalangin mo. Yung si Jesus, wala siyang nagagawa. Yung, dahil sa tindi ng pananampalataya mo, ang tindi mo. Kaya nanggigigil ang Panginoon na ibigay yung answer sa prayer mo. Kapag merong gigil, kapag merong yung, Lord, hindi ako, kahit anong mga testing, kahit anong mga balakid, hindi ako titigil para lamang makuha yung hinihingi ko sa'yo. Dapat unstoppable tayo kapag meron tayong nilalapit sa Panginoon. Unstoppable faith. Meron ba tayong klaseng ganun? Pananampalatayang unstoppable. Yung hindi ka mapigil. Yung attitude ng iba. Yung silence ni Jesus. Yung parang walang answer. Yung tatawagin kang kung ano-ano, hindi tama tayo nabibigil doon. At kapag naipasa mo yung test, namamangha ang Panginoon, and then ang sagot niya, lagi, kapag mayroong ganito pagkakataon, verse 28, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kaya't sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesus. Pwede ba nating sabihin sa sarili natin, kaya't sabi sa akin ni Jesus, yung angkinin natin, yung sagot na to sa verse 28, sabi yan, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. Sino dito yung merong mga kahilingan sa Panginoon? Malinaw ba sa inyo na ano yung talagang yung kahilingan mo sa Lord? Ano yung kahilingan mo sa Panginoon ngayon? At pwede nating angkinin itong verse 28. Once, if merong nakikita ngayon ang Panginoon sa iyo,
na pananampalatayang nakakamangha. Unstoppable faith. Faith na talagang napapawaw ang Panginoon. Sabi niya sa NIV version, then Jesus said to her, to you, sa akin. Sabi niya, you have a great faith. Your request. Pwede bang sabihin mo, I receive, Lord. Yung may gigil kapag sinabi ko to, sabi niya, your request is granted. Sabi niya, and her daughter was healed. Yung word na at that moment, ibig sabihin, hindi na pinatagal lang, Panginoon, binigay na kaagad yung your, ganda na no yung word na yon, your request is granted. Your request is granted. Your request is granted. Dami nating mga prayers sa 2021. Ang dami nating mga kahilingan, Lord. Ang prayer namin this 2021, we will create a great impact. Heto po yung word natin, yung mga kabataan. Actually, ito yung message natin next Sunday. Gusto ko dalhin natin itong word na to sa whole 2021. We will create a great impact. We will create a great impact. Next Sunday, isama yung sa prayer nyo na magkaroon tayo, na yung message ni Lord, magkaroon ng great impact sa buhay natin. Sabi ko, Lord, ano ba yung... Kasi nag-uusap kami minsan ni Ate Nicole. Sabi niya, Pastor, alam niyo po na napakaganda na dapat meron tayong yung for the whole year, yung pinangahawakang, yung nagda-drive sa atin na word. Sabi ko, ipag-pray natin yan. Kasi sabi niya, kasi po yung word na binigay sa'yo ni Lord na yung extra mile, sabi niya, nagkaroon ng big impact sa life ko yun. Na-bless ako doon, talagang nagkaroon ng malaking bagay sa buhay ko. And then sabi ko, ipag-pray natin yan and then ibababa natin sa mga kabataan. At yung word na sabi ko, Lord, ano ba yung pwedeng word na pwede naming lakaran, pwede naming panghawakan for this 2021? And then, doon mismo din nakuha ko doon sa word. Habang binubulay ko yun, oh, Lord, ano nga bang word? Naalala ko yung sinabi ni Ate Nicole, sabi niya, Pastor, nagkaroon ng matinding impact sa buhay ko yun. Kaya sabi ko, oh nga, sabi ko, this 2021, ang God's harvest gagawa ng great impact. Ibig sabihin, magmamarka, di ba? Kapag, tignan mo, kapag nabunggu ka, kapag halimbawa binunggu ka, or kaya napisil ka ng matinding, di ba kapag mayroong malakas na impact, nagmamarka? Ibig sabihin, yun ang sinasabi nila Ate Labing. Yun yung sinasabi ni Pastor Gerald na maglilista ka, magmamarka ka ng mga sagot, mga victories this 2021. Kaya, this 2021, we will create not just an impact, but a great impact. And then sabi po, bakit matindi yung pananampalataya ng babaeng ito? Kasi yung mga bagay na pinagdaanan niya, yung mga bagay na binato sa kanya, ginawa niyang tuntungan para mas lalong mapabilib ang Panginoon. Sabi diyan, her faith was great because she turned all these obstacles. Lahat ng mga hadlang, naging hadlang para may bigay ni Jesus sa kanya yung inihiling niya, ginawa niyang mga stepping stones.
Kaya nga namangha ang Panginoon eh. Ibig sabihin, anumang mga bagay na hadlang, mga pangit na pwedeng mangyari sa buhay natin, gawin mo lang yung mga tungtungan ng paa. At dun namamangha ang Panginoon, kasamang namamangha ang mga bagay na yun. Marami mang mga bagay hindi maganda, pero tandaan po natin, gawin lang nating tungtungan ng pangapaa para makuha, mapalapit lalo sa ating Panginoon. Amen ba? So gaano ba, ano ba yung nakikita ngayon sa atin ng Panginoon? Ganong klaseng pananampalataya ba? Yung sinasabi ni Jesus sa atin na your request is granted. Let's all stand, let's pray. Yung challenge sa atin, na paano natin yung ganong klaseng pananampalataya, paano mamamangha ang Panginoon? Yung challenge sa atin, yung let's aim, yung pakikuhanan natin, Lord, ang prayer ko, mamangha ka sa pananampalataya na meron ako. Ano ba yung mga request natin ngayon sa Panginoon? Ikaw lang nakakaalam niyan. At ang Diyos. Pwede ba natin ngayong itaas ang ating mga kamay? Let's pray. Ano man yung inihingi mo ngayon sa Panginoon, yung request mo, anumang request yan, yung prayer mo, Lord, nawa po ay mamangha ka sa pananampalataya na meron ako. Nang sa gayon, anumang request ko, anumang mga prayer request ko, anuman, Lord, yung mga kahilingan ko, sabi niya, Lord, yung mamamangha ka, mapapawaw ka sa pananampalataya na meron ako. Kayang hindi sumusuko, Panginoon, sa anumang hamon ng buhay, sa anumang hamon, Panginoon, ng mga tao, magkaroon nawa kami ng pananampalataya kagaya ng sa babae ito. Unstoppable faith, Lord, this 2021. Lord, walang obstacles, walang hindrance na makakapigil sa amin, Panginoon, na lumapit sa iyo. And that time, Lord, that faith, that kind of faith, Panginoon, yun ang magiging susi para mamangha ka sa aming pananampalataya.